Sino dito ang nakakaalala sa sangkabagi na naging kalaban ni Predo noon? Sa kanyang kwentong paglalakbay ay naibahagi niya ang pakikipaglaban nila ni Tata Ramon at ni Tata Indo sa sangkabagi. Ito ay ang espiritu na kinatatakutan ng marami nating kapatid na mga Ilocano, partikular sa Ilocos Norte. Ito'y tila kapareho ng nilalang na kilala bilang katatauan sa mga kanayunan ng Ilocos Sur at La Union. Kadalasang kinukuha nila ang mga anyo ng mga tao o iba pang anyo na may malalaking sukat. Naglalakbay ito sa himpapawid, sakay sa kanyang bangka, at ang kanilang mahuhuling bihag ay dinadala nila sa lugar kung saan walang tao at doon nila kakatayin ng mga patay na itong katawan. At ang kanilang kaluluwa ay kanilang dadalhin sa ilalim ng lupa kung saan ang kanilang tirahan. Ngunit, ang ibabahagi kong versyon ng sangkabagi ay mula sa kwento ni Predo. Kung saan siya mismo ang nakaharap ng sangkabagi, doong panahong pinamamahayan ng takot at kadiliman ang buhay ng mga kapatid nating Ilocano. Sa panahon noon, nakadaupang palad ni Predo ang sinasabing huling prinsesa sa panahong iyon. Galing pa noon si Predo kasama ang Tata Indo at Tata Ramon sa paglalakbay. Bago ko sisimula ng istorya, nais ko po munang magpakilala. Ako si Lira, ang isa sa mga anak ni Predo, ang manlalakbay ng manggagamot. Hindi po madaling maging anak ng isang manggagamot, hindi katulad ng iniisip ng iba na ang swerte ng mga anak ng manggagamot dahil maaari na silang gamutin ng kanilang magulang na manggagamot. Ngunit ang hindi nila alam na isa sa mga batas ng bato ng manggagamot ang hindi mo maaaring magamot ang sarili mong pamilya. Hindi rin umaangat sa buhay ang mga manggagamot o depende sa batong napunta sa kanila kung yayaman ba sila o hindi. Dahil ang batas ng bato ni Ama, hindi siya maaaring tumanggap ng malaking halaga. Naikuwento ko rin na maraming pinagdaan ang paglalakbay si Ama kasama si Tata Predo at Tata Ramon. Marami silang nakasalamuhang nilalang katulad ng mga diwata at anito na bumababa sa lupa para makipaghalubilo sa mga tao. Kinuwento ko rin kung paano nila iligtas ang binatang kinuha ng prinsesa ng Engkanto, ang mga puting baba, ang mambabarang at anak ng prinsesa ng mga itim na Engkanto. Kung paano niya nakilala si Silabak at Mintari, ang kanyang mga mensahero na walang mukha at kasarian, ang Tikbalang at ang mga diwatang may mahabang pakpak na manlilin lang. Ngunit sa lahat ng nakasagupa ni Ama, ay ang sangkabagi ang pinakakaiba sa lahat ng nilalang na nakita niya. Bago ang naging laban niya sa nilalang na ito, nagpakita si Silabak at Mintari sa kanya upang siya'y balitaan na pinapadala ang bato sa lugar ng mga Ilocano upang iligtas ang kanilang prinsesa. Lilinawin ko lamang po na ang paglalakbay nila Ama ay hindi lamang sa Iloilo na ganap, kundi naglalakbay sila papunta sa ibang lugar sa pamamagitan ng pagtawid nila sa ibang mundo. Mahirap paniwalaan, hindi po ba? Ako man noon ay nahihirapang maniwala. Ngunit kung hindi mo kayang saklawin ng mga kababalagan, ay hindi mo ito maiintindihan. Ngunit para kay Ama at kay Tata Indot Ramon, ay madali lamang para sa kanila natawirin ang isang lugar sa pamamagitan ng pagdaan sa ibang mundo. Hindi madali para sa isang normalang pagdaan sa mundo nang hindi natin kauri. Dahil iba't ibang pagsubok ang iyong madadaanan, marami kang emosyon na mararamdaman, lalo't hindi lamang mabubuti ang mga engkantong makakasalubong mo. Maaari makasalubong mo ang mga itim na engkanto, may maitim na mahika. Silang mapanlinlang at nagkukunwaring mabuti para kay kanilang mailigaw. Habang tumatawid sila sa ibang mundo, ani Ama, may nakasalubong silang babaeng matanda na nagubikang sila'y mag-iingat sa kanilang lugar na pupuntahan dahil nababalot umano ito ng kadiliman. Pagsapit ng alas 6 ng hapon ay nagiging ghost town umano ang bayang kanilang sasadyain. Hindi man sabihin ng babae ang kanyang kaanyuan, ay alam nila Ama at Tata Indo ang kanyang tunay na anyo. Alam nilang hindi siya tao. Nagpasalamat sila sa matanda at nagpaalam na sila'y magpapatuloy na. Ngunit bago pa sila umalis, sinabi ulit ng matanda,
na mag-iingat kayo sa mga iha dahil sila'y mapanlin lang. Madadaanan nyo sila bago kayo makarating sa pupuntahan ninyo. Ani Ama, ang mga iha kong tawagin ay isa sa mga uri ng sirena. Ang kanilang pagkakaiba'y may paas sila. Sila ang mga babaeng siyokoy. Silang nagbabantay sa lawa ng mga engkanto na nagdudugtong sa lawa ng mga tao. Silang nagbabantay sa mga sirena na nais pumunta sa ibabaw ng tubig. Ang mga ihay mapaglaro para silang mga ilawod na mahilig manlin lang. Ang iha ay lahi din ng mga elemento ng tubig tulad ng mga sirena, kataw o ilawod. Nagmula sila sa lahi ni Magindara, ang diyosa ng karagatan. At ang pinagmulan ng mga sirena, nagpasalamat sila Ama sa matanda at nagpatuloy sa paglalakad. Ani Ama, mabagal ang oras ng ibang mundo kaya limitado ang kanilang galaw. Kahit gaano kabilis ang kanilang hakbang ay babagal at babagal pa rin ito. Mabigat ang grabidad sa mundo ng mga engkanto kaya mabagal din ang kanilang pagtanda. Kung mga ordinaryong tao ang maliligaw sa mundo nila ay mararamdaman nito ang sobrang bigat na grabidad ng lugar. Ngunit para sa kanilang may mga salaguron ay madali lamang nilang nakikilos ang kanilang mga katawan. Madali lamang para sa kanila nasanayin ang katawan nila sa lugar sa tulong na rin ng kanilang mga salaguron. Ang daang kanilang dinaraanan ay papunta sa lugar ng mga kapatid nating Ilocano kung saan sila ipapadala ng bato gawa ng kailangan nilang maialis mula sa kadiliman ng bayan. Napakalawak umano ng lugar na kanilang dinaraanan. Wala kang ibang makikita kundi puro malalaking bato at tubig. Walang kabahayan o katao-tao man lamang o kahit mga engkantong anyong tao ang naririto. Nagpatuloy sila sa paglalakad na may sumisitsit sa kanila. Sabay-sabay pa silang napalingon si pinanggalingan ng sitsit. Paglingon nila isang babae na nakatayo na nababalot ng kaliskis ang katawan. Ang kanyang kaliskis ang nagsisilbi niyang damit. May mahaba siyang tainga. Ang kanyang mga kamay at paa naman ay parang pato. Mahaba ang kanyang buhok at kulay lumot ang kanyang balat. Matutulis ang mga ngipin nito. Wala siyang ilong at ang kanyang mata ay napakalaki ng bilog. Ang mga tawa nito'y katunog ng huni ng daga at ang boses nito'y parang nasa ilalim ng lupa. Tinanong niya ang aking ama at ang kanyang mga kasama kung saan sila pupunta. Sinabi ni Tata Ramon na sila'y tutungo sa norte para dalawin ang mga kapatid nating Ilocano. Pagkawika nito'y naglabasan ng mga maraming ihot iha, ang iba'y nakalubog lamang sa tubig na tila ba nakikiusyoso sa kanila. Tinanong nila ang mga ihot iha kung saan ang daan palabas papunta sa totoong mundo. Alam na nila kung saan ang palabas ngunit nais nilang matukoy kung magsasabi pa ng totoo ang mga mapanlin lang na mga nilalang. Nagkatinginan muna ang mga nilalang, sabay-sabay ni tinuro ang silangan. Nagkatinginan sila Ama't napailing. At dahil pilyo noon si Ama, ay inilabas niya ang kanyang latigong gawa sa buntot pagit suha at walang pakundang ang iniyampas sa hangin. Nang makita ito ng mga iho at iha, dali-dali silang tumalon sa tubig. Nagsisigaw sila na parang unggoy ang tunog. Nagtatayuan pa ang kanilang mga kaliskis. Mga butigon, ani Ama, nang ibig sabihin ay mga sinungaling. Sabay hampas muli ng kanyang latigo, lalo namang nagsusumigaw ang mga nilalang na nagsisinungaling na parang unggoy ang tunog at mas tumataas pa ang kanilang mga kaliskis at namimilog ang mga mata. Alam ni Ama na takot sila sa buntot ng pagi dahil may orasyon ito mula sa mga Diyos at Diyos bago ibaba sa lupa't ipagkatiwala sa mga nahirang na kalikasan. Bago muling ihampas ni Ama ang latigo, ay nagsitalo na nasa lawa ang mga ihot iha. Habang nasa ganon umano silang kaganapan, ay may isang tunog na napakaganda ang kanilang naririnig. Napatras pa ng bagya sila Ama't lumayo sa lawa, isang malakas na alon ang paparating. Kinabahan sila Ama dahil sa taas ng alon na yon. Halos kasing taas ito ng puno ng niyog. Sinabihan sila ni Tata Ramon na mag-iingat dahil baka tangayin sila ng alon at dalihin sa kung saan. Bago pa bumaba ang alon
ay nakita nilang isang napakagandang sirena. Nagsiyukuan ang mga iho at iya nang makita nila ang sirenang ito. Tinignan sila nito isa-isa na tila ba may nagawa silang kasalanan. Sinabi ng sirena na sa wika nila to kung bakit umano pinaglalaroan nila ang mga sugo ng kalikasan. Sila umano'y may misyon na dapat harapin. Nalalaki ang mga mata ng iho at iya sa kanilang nalaman. Dali-dali silang nagtago sa ilalim ng tubig. Nanghingi ng pasensya ang sirena at sinabing siyang isa sa tagapangalaga ng elemento. Sinabi niyang mahilig maglaro ang kanyang nasasakupan. Malamang nakaaliwan lamang sila nito. Itinuro niya ang tamang daan papunta sa norte. Aniyay may makikita umano silang dalawang bato na hugis pinto. Yun ang palabas ng norte. Nagpasalamat naman sila sa mabait na sirena at nagpatuloy na. Ngunit lumingon pa umano si ama para dilaan at tila inaaway ang iho't iha na nakasilip ang mga mata sa tubig. Natatawa ang sirena sa inasal ni ama para itong bata na nang aaway ng mga kalaro. Sa kanilang tatlo ni Tata Ramon, Indo at ama, si ama ang pinakabata pa sa kanila. At sa panahong yon, si ama ang pinakabatang manggagamot na kilala sa Alimodyan, Iloilo. At alam ko sa mga unang kwento niya, marami ang nainis sapagkat sinasabi nilang napaka makasarili ni ama na hindi patanggapin ang alok ng kalikasan na maging isang manggagamot na kailangan pang may mawala bago siya tumugon. Ang pagiging manggagamot ay isang napakabigat na tungkulin, isang mabigat na responsibilidad na nais ipaako ng kalikasan. Ang isa sa mabigat na pinagdadaanan ni ama at ng iba pang manggagamot ay lahat ng kanilang manggagamot, lalo na kung hindi maniniwala, sila ang sumasalo sa karamdaman ng mga ito. At ambisyosong tao ang aking ama, malaki ang pangarap niya sa aming mga anak niya, nais niyang yumaman at magkaroon ng maraming pera para kami ay makapag-aral. Ngunit dahil sa bato ng kalikasan, hindi na matutupad iyon ni ama kung tatanggapin niya yon. Dahil ang isa sa batas ng bato, hindi yumayaman ang sino mang pipiliin ng kalikasang mga laga sa mga bertod, lalo na kung sa mabuting paraan mo ito gagamitin. Medyo may kalayuan din ang nilakbay nila hanggang sa nakita na nila ang batong hugis pinto na sinasabi ng sirena. Dali-dali silang lumapit sa pintong bato at pumasok. Ayon pa kay ama noon, sobrang bigat ng grabidad sa tuwing papasok ka sa mga lagusan. Hindi ito nararamdaman ng mga normal na tao, pero sa katulad nilang may mga abyan o sa laguron na daladalay napakabigat na grabidad sa bawat paglalakbay. Ilang minuto lamang inasa norte na sila ama. Hindi niya alam kung saan sila lumabas, pero pakiramdam niya sa isang malaking puno sila lumusot. Napupo si Tata Indot, sinabing sila'y magpahinga muna. Inapo siguro ang matanda sa tindi ng bigat ng grabidad sa lagusang iyon. Inilibot ni ama ang kanyang paningin. Isang napakalungkot na paligid ang kanyang nakita. Tila ba matagal nang inabundo na ang lugar na ito dahil sa sobrang katahimikan? Narinig niyang nag-uwika si Tata Indo na ito na siguro ang norte. Hinahapo pa rin siya kaya inabutan siya ng tubig ni Tata Ramon. Ani pa ni Tata Ramon, hindi normal ang lugar na ito na tila ba binabalutan ng mga masasamang enerhiya. Naupo sila sa ilalim ng isang malaking puno. Nagpasya silang magpahinga muna ron dahil pakaramdam nila'y mahabang panahon ang kanilang nilakbay. Kung tutusin, mahaba rin naman talaga ang kanilang nilakbay. 3 oras sa mundo ng mga engkanto ay katumbas ng 3 araw ng paglalakbay sa mundo ng mga tao. Habang nagpapahingay, naisipan ni Tata Indo na ilabas ang kanyang salaguro na ibon. Inutusan niya itong magbantay sa puno, baka may panganib na darating. Hindi basta-bastang ibon ng kanyang salaguron dahil ito'y mula sa elemento ng hangin. Tinanong din ni ama kung ano ang salaguron ni Tata Ramon, ngunit ayon kay Tata Ramon ay huwag na umanong tanongin ni ama dahil masyadong mainitin ang kanyang salaguron. Nagtawanan lamang sila at nagpatuloy na sa pagpapahinga. Napatayo sila ng may babaeng sumisigaw at naghihingi ng tulong na tila takot na takot ito. Napabalikwa sila at maging ang salaguro ni Tata Indo ay napalundag sa gulat. Nakita nila ang babaeng tumatakbo habang hila-hila nito ang kanyang saya.
at napakadungis ng suot nitong kimono o barot saya na siyang pangunahing kasuotan noon sa mga kababaihan. Agad siyang nilapitan ni na Tata Ramon. Tinanong pa siya ng Tata Ramon kung bakit siya humihingos at tila takot na takot. Ang tanging sambit ng babae ay magdadapit hapon na paparating na umanuwang sangkabagi at kukuhanin ito ang lahat ng kanyang makikita. Nagkatinginan pa si na Tata Indo at Ama at nagtanong si Ama sa kanya kung anuwang sangkabagi na sinasabi ng babae. Napabuntong hininga umanuwang Tata Ramon at seryosong napatingin sa kanya. Sa unang istorya ni Ama, sa Prido, na ipahayag doon ng sangkabagi kung anong klaseng nilalang ito, ngunit muli ko ilalad dito. Ang sangkabagi pinaniniwalaan ng ating mga kapatid na Ilocano bilang kanilang mitolohiya sa makabagong panahon ngayon. Ito ang nilalang na nakasakay sa nakalutang na bangka sa kalagitnaan ng gabi. Naghahanap ito ng bangkay at dadalhin niya sa isang sekretong lugar sa ilalim ng lupa. Walang nakakalam kung ano ang ginagawa niya sa kanyang mga biktima na patay man o buhay. Ayon naman sa ibang bersyon ng sangkabagi, dinadala niya sa madidilim na lugar na walang nakakakita ang mga biktima nila doon at doon ay kinakain niya ito. Ang kanilang mga kaluluwa ay dinadala niya sa ilalim ng lupa. Tanging ang sangkabagi lamang nakakaalam kung ano ang kanyang ginagawa sa biktima niya at ito ang kinatatakutan ng mga Ilocano na entity ng kanilang kasaysayan. Kinabahan umano ang aking ama dahil sa mga panong yon. Noon lamang din niya narinig ang tungkol sa nilalang na yon na ayon pa kay Tata Ramon ay may pagkakahawig kay kamatayan. At sa panahong hindi pa siya pinipili ng kalikasan na maging taga-ingat ng bato, ay hindi naman umano naniniwala si ama sa mga kababalagan o ibang mga nilalang. Kaya nga noong panahong pinili siya, sinubok ang kanyang paniniwala at katatagan hanggang sa siya nang sumbuko tinanggap na ang bato. Ayon pa kay ama, ang paglalakbay sa kabilang mundo ay nababalot ng pantasya at parang ikaw ang bida sa libro na binabasa mo. Ngunit noong tinanggap niya ang bato, hindi niya lubos maisip na yung mga napapakinggan niyang kwento o nababasa ay siyang tinatahak niya ngayon. Dahil ang kagandahan ng lugar ng mga taga-ibang mundo ay walang katumbas na kahit anong salita sa sobrang ganda. Natigil lamang ang pagmumuni-muni ni ama dahil tinawag na sila ni Tata Ramon. Sila umanawang tutungo sa bayan ng babae bago pa maghari ang kadiliman sa daigdig. Habang naglalakad sila, nagmamasid-masid na si ama sa paligid. Aniya, ang lugar ay para bang inabandona ng kanyang mga mamamayan dahil sa sobrang kalungkutan at katahimikan. Nakilala nila ang babae sa pangalang Linda at aniya, may mga tao pa sa bayang ito. Ngunit ayon sa kanya, ang mga tao ay naging matatakotin sa dilim. Agad silang pumasok sa isang bahay. Nagulat pa umano ang mga nasa loob nang makita sila. Nagulat sila sa kanilang presensya. Bagya pa umanong napatingin sa kanilang mga naroroon at maging sila ay nagulat sa kanilang mga reaksyon. Inilibot ni ama ang kanyang paningin sa bahay ng kanilang pinapasukan. Ayon kay ama, magandang bahay at malinis. Lahat umano ng kagamitan ay tila mga gintot na kaayos. Nang mapansin ng isang naroroon, ang kanyang reaksyon ay sinabi niya kay ama na sila ay nasa tahanan ng maharlikang Ilocano at ito ang tahanan ng kanilang huling binukot. Napatingin pa silang tatlo sa unang bahagi ng bahay kung saan may kurtina. Napakaganda ng pagkakahabi nito. Hindi mo basta-basta makikita sa mga palengke ang ganitong klaseng kurtina. Napansin ni ama na ito'y kawangis ng damit ni Bing. Ang tekstura ng tela nito ay galing sa ibang mundo. Naisip ni ama na maaaring galing ito sa isang maharlikang mananahi na madalas magkatawang tao tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan. Ayon pa sa kanila, hindi nila alam ang tunay na mukha ng sangkabagi. Ngunit ito'y nakikita nilang lulan sa bangkang nasa himpapawid. Ang suot nito'y itim na damit na may kaputya. Dahilan para magtanong si ama kay Tata Ramon na baka iyon ang tagasundo. Mariin namang sinabi ng isa sa mga naroroon na ang pangalan ay Maran na hindi umano iyon ang tagasundo.
ang tagasundo umano ay mga kaluluwa lamang ang kanilang kinukuha o di naman kay mga taong malapit ng mamaalam sa mundo. At tanging ang mga taong malapit ng mamaalam ang nakakakita sa mga tagasundo kapag sila'y malapit ng sunduin nito. Ngunit ang sangkabagi ay mga patay na katawan ang dinadagit nito, at kung ikaw ay maabutan sa labas ay mamalasin ka kung madagit ka ng nilalang na yon. Tinanong sila ng mga naroroon kung sino-sino sila at kung ano ang kanilang pakay sa lugar na ito. Nagpakilala sila ama na sila'y sinugo para magtungo sa lugar na to. Pinadala umano sila ng kalikasan para sa isang paglalakbay na may kasamang misyon. Lumapit ang isang lalaki na sa wari nila ama noon ay ito ang tagapagsalita ng tribo. Sinabi niya sa aking ama na kung totoong sila'y pinadala ng kalikasan, nais niya itong masuri sa pamamagitan ng kanilang pinakamataas na balian o katalonan na kilala rin sa tawag na babaylan. Ang mga babaylan ay mga taong may kakayahang mamagitan sa daigdig ng mga espiritu, may sariling mga gabay sa espiritu at binibigyan ng mga kaloob na pagpapagaling o magpagaling ng may sakit, paghula at patanaw o pangitain. Maaaring mayroon din siyang kaalaman sa mga healing therapies tulad ng hilot o pagiging albularyo. Ang mga babaeng babaylan ay nagsisilbing tagapamagitan sa paggitan ng espiritual at material na mundo sa kanilang mga komunidad. Ang kanilang mga tungkulin sa pamumuno ay multifold o sari-sari tulad ng mandirigma, manggagamot, pari at pantas. Ang mga babaylan ay nakikinig sa komunidad at namumuno sa malalim na pangunawa sa pagkakaugnay ng lahat ng anyo ng buhay. Sila ang isa sa pinakamahalagang tao sa loob ng tribo dahil sila lamang ang may kapangyarihang makipag-ugnayan sa mundo ng mga diwata at banal na mga espiritu. At sa loob ng tribo, ang mga babaylan lamang ang pinaniniwalaan ng mga dato, sultan, sultana o mga hari-trena. Lumapit ang pinakamatandang babaylan kina ama at hinawakan nito ang kanilang mga kamay saka pumikit. Nagkatinginan pa sila ama sapagkat tila sinasapian umano ang matandang babaylan at tila nag-uusal ng mga salitang nauunawaan naman nila. Sinasabi ng babaylan sa mga diwata na ipakita sa kanya kung may katotohanan ng sinasabi ng tatlo. Tila nangingisay pa ito habang nakapikit. Ilang minuto rin na ganun ang ginagawa nito. Kalaunan ay nagbalik ito sa ulirat niya, ngumiti sa kahinarapan tagapagsalita ng tribo. Sinabi niyang huwag silang mabahala dahil totoong sila'y sugo ng kalikasan na naglalakbay sa pagitan ng mundo at ng mga tao at engkanto para lamang makarating sa lugar na ito. Marahil ay narinig na ng mga diwata ang kanilang panawagan na iligtas ang kanilang bayan. Ani ng babaylan, huwag na silang matakot. Pinaupo niya sila at sinabihan ng mga tagasilbi na sila ipaganda na makakain sapagat malayo pa ang kanilang pinanggalingan na agad namang sinunod ng mga tagasilbi. Na makatapos kumain ay biglang uminit ang kanilang mga bato. Biglang nagsipagtago ang mga nasa loob ng bahay na tila ba takot na takot. Nagtaka naman ang aking ama at sila Tata Ramon at Indo kung bakit sila nagtatago. Napatingin sila sa isang babaylan nang sabihin niyang sila yumuko. Kitang kita sa mata ng mga naroon sa loob ng bahay ang takot at pangamba para sa kanilang mga buhay. Naririnig nila ang tunog ng ibong kwago na siyang naghahadid ng kilabot sa paligid, sinabayan pa ng nakakatakot na pag-ihip ng hangin. Habang nakikinig sila sa paligid ay may biglang nagsalita sa likod ng magagandang kortina. Anya, nariyan na ang sangkabagi, dahilan para mag-usal sila ng panalangin. Ayon kay Tata Ramon, delikado mang nilalang na yon, ang sino mang makakakita sa mukha nito sa ilalim ng kanyang kaputya ay mamamatay at kanyang dadalhin sa kanyang lugar sa ilalim ng mundo. Kaya sa mga oras na yon, napapaisip umano si ama na kung paano mamuhay ng normal mga taga rito sa lugar na to kung nababalot sila ng takot at pangamba gabi-gabi at kahit sa pagsikat pa ng araw. Paano nila makikita ang liwanag at ang paligid kapag gabi kung puno sila ng pag-aalala? Paano nila mararamdaman ang saya kung puno sila ng takot sa kanilang mga puso? Nanlaki ang mga mata ni Tata Ramon nang sabihin ni ama
na siya'y kanilang bantayan na hindi matumba dahil siya'y lalabas sa kanyang katawan para hanapin ang sangkabagi. Nag-aalangan si Tata Ramon at Tata Indo dahil mapanganib ang kanyang gagawin. Maaari niya itong ikasawi. Ngunit mariin na sinabi ni Ama na walang kahit na anong panganib sa taong buo ang loob at may malakas na pananampalataya. Oo, at makapangyarihan ang kanilang mga bato, ngunit wala nang mas makapangyarihan pa sa pangyarihan ng Panginoon. Walang nagawang dalawang matanda sa pasya ni Ama, dinasalan nila si Ama at ipinasama ang kanilang mga abyan. Si Tata Indo bilang isang elemento ng hangin, ang kanyang bato, ay ginamit niya ang kuwago na maging mata ni Ama dahil ang kuwago ay malinaw ang mga mata sa gabi. At si Tata Indo na isang apoy ay pinaalam niya ang tapang ni Ama para hindi kayang manipulahin ng ibang elemento ang kanyang emosyon, katulad sa ginawa ni Uraya, ang Diyos ang puno ng hinagpis at kalungkutan. Tumayo ang may mga matataas na katungkulan sa maharlikang tribo ng mga Ilocano at ang kanilang mga babaylan. Sila'y nagwika na sila'y tutulong upang mapalakas pa si Ama, bagay na kanyang ipinagpasalamat. Nagsimula ng manalangin ng mga maharlikang babaylan sa kanilang mga pinaniniwala ang mga anito at anita gamit ang kanilang mga salita na sila lamang ang siyang nakakaunawa sa kung anong ibig sabihin nito. Naramdaman umano ni Ama ang kakaibang enerhiya sa kanyang katawan. Pakiramdam niya'y lumalakas siya dahil sa orasyon na kanilang ipinagkaloob sa kanya. Habang nasa ganoon silang panalangin ay isinuot na niya ang kanyang pulang panyo. Naupo siya at pumigit sa kahit tinapat sa kanyang noo ang kanyang bato kasabay ng pag-usal niya ng Latin na orasyon na ang bato mismo ang nagkakaloob na may sawika niya ang orasyong yon. Isang saglit lamang ay humiwalay na si Ama sa kanyang katawan. Nakita pa niya ang kanyang sarili na nakaupo at dinadasalan nila Tata Ramon at habang inaalalayan siya na huwag matumba. Dapat hindi matumba ang kanyang katawan para hindi maputol ang lubid na nag-uugnay sa kanyang espiritu at katawan. Napatingin pa siya sa gawin ng binukot sa likod ng mga magagandang kortina. Nararamdaman niyang nakatingin ng binukot sa kanya. Hindi man niya makita ang mukha ng binukot ay nararamdaman niya ang mga titig nito. Naiisip pa ni Ama na kung nakikita ba siya ng binukot o baka namamalikmata lamang siya. Bago siya lumabas ay umusal muna siya ng panalangin para sa Diyosa ng buwan na si Bulan. Sa naway bigyan niya ng liwanag ang bayan na ito, nang sa gayon ay mabigyan liwanag ng bayang ito na matagal nang pinag-aharian ng takot sa madilim na gabi. Nang lumabas niya si Ama ay nakita niya ang isang napakalaking bangka na nakalutang sa may himpapawid. Halos lumuwa daw ang puso ni Ama sa sobrang kaba dahil sa buong buhay niya ngayon lamang siya nakakita ng ganoong uri at klase ng nilalang. Totoo nga sila ayon kay Ama, kaya naman napapatanong siya sa kanyang sarili kung ano ba talaga ang kanyang tungkulin, maging manggagamot o taga-usig ng masasamang elemento at itataya ang buhay para sa iba. Ngunit sa panahong yon, wala na umanong oras si Ama na mag-isip pa at ito naman ang kanyang naging desisyon. Ano man ang kahinatnatan, bahala na ang Diyos sa kanyang buhay. Sa mga oras na yun ay iniisip ni Ama ay kailangan niyang matalo ang kinatatakutan nilang ito bago pa man ito makarating sa bayan nila at sa pamilya pa niya mapunta. Wala siya doon para iligtas sila. Ang batas ng bato ng mga manggagamot ay hindi nila maaaring iligtas o gamutin ang sarili nilang pamilya. Kaya hanggat maaari, ang hiling lamang nila sa Panginoon ay mangiligtas ang kanilang mga pamilya laban sa mga kapamakan. At alam din ni Ama na hindi umano sila inapababayaan ng mga gabay na ipinagkaloob ng kalikasan para sa kanila. Habang sinisilip ni Ama ang sangkabagi na nasa himpapawid at tila naghahanap ng kanyang mabibiktima, napakatahimik ng paligid at makikita mo sa bawat tahanan na nababalot ng takot ang sinumang naninirahan dito. Habang nasa ganoon siyang paghahanap ng tiyempo kung paano sugurin ang sangkabagi, ay isang batang umiiyak ang kanyang narinig at hinahanap nito ang kanyang ina. Kinabahan umano si Ama dahil baka marinig ng sangkabagi ang bata,
dahil ayon daw sa mga maharlikang may katungkulan ay wala umanong pinapalagpasang nilalang na ito. Mapabata, matanda, babae man o lalaki. Basta may buhay ay kanyang dadagitin at isasakay sa kanyang bangka patungo sa lugar na siya lamang ang nakakaalam. Nang makita na ni Ama na papalapit na ang sangkabagi, sa bata ay mabilis pa sa lasing kung tumakbo umano siyang tinungo ang bata. Kailangan umano niyang maunahan ang sangkabagi sa pagkuha sa batang yon. Iniisip noon ni Ama na isa umano sa mga anak niya ang bata, kaya mas na naig sa puso niya ang iligtas ito. Gamit ang kanyang bilis at tiwala sa Panginoon, ay naunahan niya ang nakasakay sa bangka sa pagkuha sa batang yon. Nagkatinginan pa umano sila ng sangkabagi, mata sa mata. Ngunit noong maalala niya ang bilin ng Tata Ramon, ay ipinikit niya ang kanyang mga mata. Maging ang mga mata ng bata ay kanyang tinakpan upang hindi niya makita ang mukha ng sangkabagi. Nagpagulong-gulong pa umano sila ng bata at nakita niyang marami itong sugat na akala mo'y nakipagbuno sa mababagsik na nilalang. Sinabihan niya ang bata na magtago sa likod ng puno at kanyang haharapin ng sangkabagi. Papalapit ng sangkabagi sa gawin ni Ama nang maramdaman niyang hinawakan umano ng bata ang kanyang kamay. Napatingin siya sa bata at ito umano'y napangiti sa kanya at nagwikang ang lahat umano ng nangyayari ay bunga lamang ng panaginip ng isang taong kay tagal nang natutulog. Itinuro niya ang tahanan kung saan naroroon ang kanyang katawan at sila Tata Ramon at Indo. May sakit umanuwang nilalang na yon at kailangan niyang gamutin. Matitigil lamang ang lahat ng ito kapag nagising ang binukot na siyang gumawa ng lahat ng ito. Anya kay Ama, kanya nang igagawad sa lugar na ito ang liwanag pagkatapos magamot ang binukot. Dahil umano sa busilak na puso ni Ama at hindi niya iniisip ang kapahamakan, siya isasama kay Ama sa bawat paglalakbay niya. Nawala ang bata at biglang nagising si Ama. Tumayo siya na kinagulat naman ang lahat. Sinabi niya sa kanila ang sinabi ng bata sa kanya. Dinala siya ng mga tribo sa binukot na nasa likod ng magagandang kurtina. Nagulat pa sila dahil sa nakita nilang itsura ng binukot. Kulukulubot ang balat nito at tila naaagnas na. Hinawakan ni Ama ang kanyang palapulsuan at ito'y pumipintig pa. Patunay na siya'y buhay pa. Inorasyon na sila ni Ama, Tata Indo at Ramon. Itinapat ni Ama ang kanyang bato sa noonang binukot at sinabihan ng sangkabagi na umalis sa katawan ng binukot. Pinahiran niya ng langis ang binukot kahit na nahihirapan sila, inilaban nila ang buhay ng binukot na nais kunin ng sangkabagi. Malaki ang pasasalamat ng mga kapatid nating Ilocano sa aking Ama at kinatata Ramon at Tata Indo sa pagkakaligtas nila sa kanilang huling binukot. Nanatili pa umano ng ilang gabi sila Ama sa bayan ng kapatid nating mga Ilocano para bantayan ang kanilang itinuturing na prinsesa. Ngunit sa tulong ng orasyon nila Tata Ramon at ni Tata Indo ay hindi na umano ginulo ng sangkabagi ang haligi ng tribo. Ngunit bago pa man mapagtugumpayan nila Ama na iligtas ang binukot, ay katakot-takot umano na pakikipaglaban ang ginawa ni Ama sa sangkabagi. Habang nag-oorasyon sila Tata Ramon at Tata Indo sa kanyang katawan, si Ama naman ay nag-aayos ng selyong may orasyon para itali sa bangka na lumulutang ng sangkabagi. Inabangan niya ang nilalang na yon at nang makita niya ito ay agad niyang itinali ang selyo sa bangka ng nilalang at hinilay niya ito ng malakas. Napahawak pa ang nakakatakot na nilalang sa kanyang bangka at napalingon sa kanya. Napayoko si Ama upang hindi makita ang mukha ng sangkabagi. Hinayaan niya ang kanyang salaguro na kumilos para sa kanya upang mahuli ang nilalang sa bangkang lumulutang. Habang hinihila ni Ama ang kanyang bangka, ay tila umano hinihipnotismo siya ng sangkabagi. Ngunit si Ama hindi nagpatinag sa nilalang at mas tinapangan pa niya ang kanyang loob. Kasabi ng pag-orasyon ni Ama ay ang paghila niya sa bangka ng sangkabagi. Lumalaban ang nilalang na sakay-sakay sa lumulutang na bangka nito at may sinasabing salita upang guluhin ang pag-orasyon ni Ama. Halos naglaho na umano ang kanilang mga dasal, ngunit hindi nagpatinag si Ama. Hindi umano siya nagpatalo sa sangkabagi. Lalo na, naisip ni Ama na mas may karapatan tayo sa mundong ating ginagalawan kaya hindi siya pasasakop sa nilalang.
Nagdasal si ama ng ama namin sa salitang Latin. Taimtim umano siyang nananalangin na pakiramdam niya kasama niya ang Diyos. Alam niya na makapangyarihan ang kanyang bato, ngunit mas makapangyarihan ang Diyos higit sa lahat na kahit ang sangkabagi ay kaya nitong paluhurin sa kanyang harapan. Nararamdaman ni ama na tila umano tumutunog ang bangka ng sangkabagi. Naglalangit-ngitan ito sa paraan ng kanyang paghila at tila ba mawawasak na ito. Narinig ni ama na tinatawag ng sangkabagi ang kanyang pangalan, ngunit nagpatuloy lamang siya sa pagdarasal ng ama namin ng paulit-ulit. Nakiusap ang sangkabagi na huwag umanong sirain ni ama ang kanyang bangka at nangakong hindi na niya gagambalain ang bayang ito, maging ang binukot. Ang selyong ginawa ni ama na may orasyon ang palatandaan ng kanilang kasunduan. Kung siya'y lalabag sa napag-usapan ni mabubura siya sa kanilang mundo at makakalimutan na ng tao. Nangako ang sangkabagi na siya'y tutupad, hayaan lamang siya na makaalis na at huwag sirain ang kanyang bangka. Bago umalis sila ama para sa panibagong paglalakbay, ay inalayan sila ng mga kapatid nating Ilocano ng kanilang mahalagang bagay katulad ng ginto, pilak at mga insenso. Tinanggihan nila ang ginto at pilak, ngunit ang mga insenso ay kanilang tinanggap dahil alam nilang magagamit nila ito balang araw. Bago umalis sila ama, ay nilapitan siya ng isa sa mga babaylan. Hindi ko ito nakuwento sa Prido dahil ang mahalagang paglalakbay lamang ng aking ama ang pinagtuunan ng pansin. May inabot ito sa aking ama na isang maliit lamang na bote na mas maliit pa sa hinliliit. Anya, pinapaubot daw ito ng binukot, proteksyon laban sa sangkabagi. Dahil hindi nag-iisa ang sangkabagi at sila'y tuso, maaaring isang araw ay babalik ang sangkabagi para muling magasik ng lagim. Ngunit hindi na sa bayang ito dahil sa kasunduan na may selyong orasyon. Maaaring sa ibang lugar naman sila mananalanta at magsasabog ng takot sa bagong bayang kanilang mapipili. Nagpasalamat si ama sa punong babaylan at sinabing kanyang tatandaan ang mga sinabi ng binukot. Nagpasalamat ang mga babaylan kay ama sapagkat itinuro sa kanila ni ama na mas malakas ang tao laban sa mga elemento kapag may tiwala sa Panginoon. At kapag may matibay kang pananampalataya, hindi kayang sakupin ng mga tagaibang mundo ang isipan ng mga tao na itinuturing nilang mahihinang mga nilalang. Sinabi ng mga babaylan na pinapaabot ng mga diwata na sa tibok silangang bahagi na sila dumaan nang hindi na nila muling makadaupang palad ang mga ihot iha. Nagpasalamat naman sila ama dahil ito ang daan patungo sa baryo ng kanyang tiya edad na bantog na asubang noon at kung saan ang binatang iniligtas nila ama na naibahagi na sa Prido. Nagpapasalamat silang muli at nagpaalam na para muling maglakbay sa kanilang bagong misyon. Marami pang paglalakbay ang kinawa nila ama na hindi na naikuwento sa Prido sapagkat sa sobrang dami ang ibinakakalimutan ko na dahil bata pa lamang ako noong madalas ikuwento ni ama ang kanyang mga karanasan. Kaya noong lumaki ako't natutong magsulat, ang aking mga kapatid ang tila silid aklatan ko sa tuwing may nais akong tuklasin sa mga makatotohan ng karanasan ni ama. Maging ako noon ay nahihiwagaan at napapatanong kung totoo ba talagang may ganoong mundo o mga nilalang. Ani ng aking mga kapatid na may kakayahang makakita na mag-iingat ka sa bawat iisipin mo tungkol sa kanila dahil baka subukin ka nila. Anila, sa lahat ng parte ng ating katawan, ang utak ang mas makapangyarihan sa lahat. Dahil kung ano ang iisipin mo, yun ang paniniwalaan ng katawan mo. Kaya minsan, sinusubok tayo ng mga nilalang na hindi natin nakikita dahil minsan, hirap tayong maniwala. Napagpasya nila ama na umuwi muna at magpahinga. Wala pa namang mensahe galing kay Salibak at Mintari o kay Silabak at Mintari kung saan sila susunod na pupunta. Natatandaan niyo pa ba ang mensahero ni ama na sila Silabak at Mintari? Sila ang mga engkantong walang tunay na kanyuan. Maaaring sila babae o maaaring lalaki. Ang katulad nilang nilalang, kadalasan ay hindi mabubuti dahil minsan ginagaya nila ang mga taong kanilang maiibigan depende sa pag-uugali at personalidad ng taong yon. Ayon kay ama,
isinilang ang mensaherong walang tunay na kasarian sa silangang bahagi ng mga engkanto kung saan ang gagaling ang bato ni Ama. Umuwi si Ama sa bahay namin noon sa Iloilo at sa panahong yon ay hindi pa ako pinapanganak. Tubong Mindanao na kasi ako at ako lamang ang pinanganak sa lugar na ito. Tuwang-tuwa sila Ate Mina, Tata, Bing at Nene nang makita nila si Ama. At ito rin ang panahon ng pagdadalang tao ni Ina kay Ate Day. Masayang sinalubong ng aking mga kapatid si Ama at sabi ka mga ito sa kanya. Napapangiti ang aking ina lalo na't nakita niyang maayos naman ang aking ama. Masaya namang lumapit si Ama kay Ina at niyakap ito kasabay ng paghahawak niya sa tiyan ni Ina. Na noon ni 2 buwan na, naramdaman ni Ina na kumilo si Ate Day. Sinyalis na kanya ring nararamdaman ang pagkakahawak ni Ama. Isang gabi, sa ika-4 na araw ni Ama sa pamamalagi sa aming tahanan sa Iloilo ay nanaginip siya. Isang nakakatakot na panaginip na maging siya'y kinakabahan. Aniya, nakita daw niya si Ina at ang aking mga kapatid na naglalakad sa isang hindi pamilyar na lugar. Ang natatanda niya isang daan na 2 dipa ang lapad at may mga kakuhuyan sa gilid. Masyado rin maputik ang daan dahil sa mahihinang pag-ulan. Hindi niya alam kung saan papunta si Ina at ang aking mga kapatid doon sa kanyang panaginip. Napakalungkot umano ng paligid na parabang nakita niya na dati ang ganitong senaryo, ngunit hindi niya maalala kung saan. Tila nagmamadali sila Ina at mababakas ang takot sa kanilang mga muka na tila ba may naghahabol pa sa kanila. Kinabahan si Ama dahil nagdadalang tao si Ina. Napakatulas pa naman ng lupa na maaari niyang ikapahamak. Tila totoo ang panaginip ni Ama dahil ramdam na ramdam din niya ang kaba na namamayani sa kanyang dibdib. Parang naroon din siya sa eksena dahil malinaw pa sa sikat ng araw ang kanyang nakikita. Maya-maya nakita niyang tumatakbo na sila Ina at sumisigaw na humihingi ng tulong sa kanya. Sinisigaw nito ang kanyang pangalan dahil sa takot. At halos siklaban si Ama sa nakita niya sa kanyang panaginip. Dahil nahabol umano si Ama kasama ang aking mga kapatid ng sangkabagi. Hindi makakilo si Ama lalo na noong makita niyang nakatingin ang sangkabagi sa kanya habang nakatawa sa ilalim ng kaputsa nito. Nagsisigaw si Ama, sinisigaw niya ang pangalan ni Ina ngunit tila walang lumalabas sa kanyang bibig. Lalo siyang nagsusumigaw nang lumaki na parang higante ang sangkabagi at isa-isang pinagdadampot ang aking mga kapatid at kinain. Malakas na sampal ang tumama sa mukha ni Ama dahilan para siya'y magising. Umihinga siyang napabangon na akala mo'y hinahabol siya ng 10 kampon ng kadiliman sa paraan ng kanyang pagbitaw ng malalim na hininga. Tinanong siya ni Ina kung ano ang nangyayari sa kanya. Aniyay na naginip siya ng isang napakasamang panaginip. Tinalan siya ni Ate Mina ng tubig. Nagpasalamat naman si Ama sa aking kapatid at nagtanong kung anong oras na ba ngayon. Ani Ina, 3:00 na ng madaling araw. Tinanong pa niya si Ina kung bakit gising pa sila na ayon kay Ina'y dumating daw si Tata Ramon at si Tata Indo na kasalukuyang nasa ibaba at nagkakape. Agad namang bumaba si Ama. Napatingin pa siya sa ibang kapatid ko noon na natutulog pa. Sa wari niya'y gigising mga ito na wala siya sa kanilang tabi dahil mukhang may paglalakbay na namang magaganap sa kanilang tatlo. Pinaghahagkan niya ang aking mga kapatid bago bumangon. Samantalang si Ina at Ate Mina ay inihanda na ang mga gamit na dadalhin ni Ama. Pagkababa niya naroon nga si Tata Indo at Tata Ramon. Hindi pa man masyadong nakalapit si Ama'y agad siyang tinanong ni Tata Ramon kung napanaginipan ba ni Ama ang sangkabagi. Sinabi ni Ama na napanaginipan niya ngayon lamang ang sangkabagi. Tinanong din siya ni Tata Ramon kung wala bang mensaheng natanggap mula sa kanyang mensahero. Napatingin si Ama kay Tata Ramon dahil wala naman siyang mensahe na natatanggap mula kay Silabak at kay Mintari. Kaya naman napaisip si Ama kung nasaan kaya nagtutungo ang kanyang mensahero at hindi ito nagpaparamdaman lamang sa kanya. Sinabi ni Tata Ramon na maganda si Ama at sila'y aalis para sa isang paglalakbay. May gagamutin daw silang lalaki na hindi nila alam kung ano ang nangyayari sapagkat minsan nagbabago ang anyo nito't nagiging nakakatakot ang muka.
Hindi pa man nagsasalita si ama ay naibaba na ni ina ang kanyang mga dadalihin. Nagpasalamat si ama kay ina at binili na na mag-iingat at alagaan ang sarili't maging ang aking mga kapatid. Binilinan din ni ama ang aking ate Mina na laging susundin ang bilin ni ina sapagkat ito'y nagdadalang tao. Huwag silang magpasaway kay ina. Sa halip'y tulungan umano nila si ina na agad namang sinang-ayunan ni ate Mina. Nangako din si ate Mina na palagi niyang tatandaan ang bilin ni ama. Nagpasalamat naman si ama at niyakap silang dalawa ni ina. Sa isang lugar na napakatahimik na padpad si na ama, kasing lungkot ng lumang larawan ang tanawin sa bayang yon, tila ba na pag-iiwanan na ng panahon. Hindi makapaniwala si ama na mayroon palang ganoong klase ng lugar na makikita sa mundo. Hindi niya alam kung anong lugar yon, ni hindi nga niya alam kung ano ang kanilang magiging misyon dito. Napahinto sila ng sumenya si Tata Ramon. Sinenyasan din sila nito na umupo, na akala mo'y may panganib na darating sa kanila. Tila bagyera ang kanilang pupuntaan sa tagpong yon. Para silang mga sundalong ipinadala sa misyon na walang mga baril. Nagkatingin na naman si Naam at Tata Indo nang sabihin ni Tata Ramon na narito na siya. Tinanong ni Ama kung sino ang sinasabi ni Tata Ramon na narito na. Napatingin si Tata Ramon kay Ama at sinabi ng kalaban nila'y dumating na. Napatingin sila Ama sa gawing tinitingnan ni Tata Ramon at nakita nilang isang bangka na lumulutang. Nanlaki ang mga mata ni Ama dahil isa itong sangkabagi. Ngunit ang bangka nito ay mas malaki kumpara sa kanyang nakalaban noong pumunta sila sa bayan ng mga kapatid nating Ilocano. Nagtanong si Ama kay Tata Ramon kung paanong sumaway sa kasunduan ng sangkabagi. Gayong may selyo iyon na kapag siya lumabag sa kasunduan ay mabubura na siya sa mundo. Ani Tata Ramon, mukhang iba ang sangkabagi na nasa kanilang harapan. Mas matapang ito kumpara sa nauna. Marahil sa ibang lugar ito nagmumula. Ngunit ito'y may pagkakahawig sa salakip o salakip na pinaniniwala ang entity ng Palawan o sa Tagbanwa. Ani Ama, ang sangkabagi na kanilang nakikita ngayon ay pinaniniwalaan ni Tata Ramon na may dugong salakip o kung anuman tawag niyo doon, salakip o salakip. Dahil sa mas nakakatakot nitong anyo, ang pangalang Tagbanwa ay kinuha sa saltang Tigabanwa nang ibig sabihin ni mga tao sa isang lugar o nayon. Ang salakap o salakip ayon noon kay Ama ay nakasakay ito sa napakalaking bangka o adiyong kung tawagin. Kung hindi ako nagkakamali, sila ay naglalayag sa himpapawid na may hangin na nagmumula sa ilagang silangan sa matataas na rehiyon. Alam kasi nila Tata Ramon kung saan ang gagaling ang hangin, kaya alam nilang ang sangkabaging nakikita nila ay nagmula sa mundo ng mga salakip. Dinadala nila pabalik sa Kiyabusan ang mga namatay sa Panglubaw, kung tawagin ng mga tao sa Palawan, namatay sa Bulutong, sa Trangkaso at iba pang sakit. Ito ang kaibahan ng mga salakip sa sangkabagi, dahil ang sangkabagi kinukuha nila ang kahit na anong uri basta may buhay. Dinadala sa isang lugar na tahimik at doon kinakain. Ang mga kaluluwa naman ng mga biktima ng sangkabagi ay kanilang dinadala sa ilalim ng mundo at walang nakakaalam kung ano ang ginagawa nila sa mga kaluluwang dinadala nila roon. Sinasabi din na ang mga salakap ay nagtatanim ng isang puno na tinatawag na dauno. Tuwing sasapit ang panahon ng hanging hilagang silangan, ang puno ng dauno ay hindi mo ito matatagpuan sa lupa. Dahil sa punong yon, may isang tao magkakasakit kung maaamoy niya ang halimuyak ng mga bulaklak nito. Marami ang Diyos na nauugnay sa itinatanim na puno ng salakap o salakip, lalo na ang mga tumungkuyan, tandayag, at ang lumalayag. Ang tumungkuyan ng sinasabing pinuno ng mga salakap, sila'y nagpinta ng makikita mo sa puno ng mga puno na sumusuporta sa langit ng dugo ng epidemya patay. Ang kaiba ng salakap sa mga sangkabagi ay nakasuot ng kaputiang sangkabagi ng itim, samantalang ang salakap ay tila nakahubad dahil sa hapit nilang mga balat. Ang sangkabagi ay naglalayag mag-isa, samantalang ang salakap ay grupo-grupo silang naglalayag
at mas marami sila higit sa sangkabagi. Malamig na simoy ng hangin ang namayani sa buong kalupaan, hanging nagmumula sa ilagang silangan. Ani Tata Ramon, ito ay dulot ng sangkabaging may laing salakap. Mas matapang kung titignan ang sangkabaging nasa kanilang harapan, mas matigas at mas nakakatakot. Sa wari ni Ama ay mas makapangyarihan ito kaysa sa sangkabagi na kanilang nakasagupa. Nagulat sila ng sumunod na eksena. Nakita nila ang lalaking parang lantang gulay kung maglakad. Tatayo sana si Ama para kanyang tulungan ngunit pinigilan siya ng Tata Ramon at sinabing ang lalaki ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng sangkabagi. Ngunit ang lalaki nanganganib din sapagkat maaaring biktimahin din ito ng nakakatakot na nilalang na nasa himpapawid. Ani Tata Ramon, palipasin muna nila ang gabi at alamin kinabukasan kung saan nakatira ang nasabing lalaki. Sinabihan sila ni Tata Ramon na magpaingat mukhang mapapalaban sila kinabukasan. Inutosan ni Tata Indo ang kanyang alagang sa laguron na ibon upang magbantay sa paligid na agad namang sinunod ng ibon. Lumipat ito sa sanga ng puno habang sila may nanatiling nakatago sa malalabong na damo sa gilid ng puno. Panatag ang kanilang kalooban sapagkat nakabantay naman ang ibon na sa laguro ni Tata Indo. Kahit pa umaali-aligid ang sangkabagi at ang lalaki sa paligid, tahimik lamang silang nakikimatyag nang mapakinggan nilang sinasabi ng lalaki. Nagantihan si Prido, hanapin si Prido at ang dalawa niyang kasama. Sa salitang Ilonggo ay napakalamig nitong boses. Tila ba wala ng kaluluwa ang lalaki sa paraan ng kanyang pagsasalita dahil tila nagmumula ito sa malalim o sa ilalim ng banga o lupa. Nagbiro pa ang Tata Ramon sa kanilang dalawa. Hinahanap nila tayo, mukhang magkikipag-inuman. Nasawi yata sa pag-ibig eh. Bagay na muntik na silang matawa ng malakas. Mainam ay napigilan pa nila. Ani Ama, tila dinadaan na lamang ni Tata Ramon ang kaba niya sa biro. Kahit naman daw kasi may hawak silang mga makapangyarihang bato galing sa mga diwata at kalikasan, ay nakakaramdam pa rin sila ng kaba. Dahil ani kay Ama, tao pa rin naman sila na nakakaramdam ng takot. Sino ba naman kasi ang hindi matatakot sa mukha ng isang sangkabagi, lalo pat may halo itong salakap? Kahit ang pinakamatapang na tao sa bayan na yon, kung makakakita ng sangkabagi, ay mapapaurong ang tapang nito. Sabi nga ni Ama, mainam ng makipagtalo sa kapwa mo tao at makipagsuntukan. At kung matapang ka, hindi mo talaga siya uurungan. Kaysa makipag-away sa mga nilalang sa kabilang mundo, kahit sampu kayo at nag-iisa lamang ang taga-ibang mundo, basta wala kayong pananampalataya sa Panginoon, ay kayang-kayang babagsakin nila sa isang kisap mata lamang. Kinabukasan, maaga pa lamang igising na sila Ama. Tinanong pa sila ni Tata Indo kung nakatulog ba sila ng maayos. Ani naman ni Amay nakatulog naman siya kahit papaano, pero nagigising siya dahil nananaginip siya ng sangkabagi. Ani Tata Ramon, hindi siya nananaginip dahil mayroon naman talagang sangkabagi sa paligid nila kagabi. Ngunit ani Ama, na nakasakay umano siya sa bangka ng sangkabagi at nakita niyang maraming buto ng tao sa bangka nito. Sinabi ni Tata Ramon na ang kanilang kailangan sa panahong ito ay tiwala sa mga batot sa laguron nila, higit sa lahat sa Panginoon. Ang pananampalataya ang pinakamabisang sandata nila sa labang ito dahil alam nilang hindi sila pababayaan ang batot ng Panginoon na harapin ng sangkabagi. Nagpasya na silang hanapin ang bahay ng lalaki. Daan-daan silang lumabas sa kanilang pinagtataguan at nagtungo sa nayon sa labas ng gubat. Nang marating nila ang bayan ay agad nilang hinanap pang lalaking sinasapian ng sangkabagi. Nalaman nilang sa dulo ng nayon nakatira ito at ito ang nag-iisang anak na lalaki ng matandang mag-asawa nang hanap buhay ay pangunguha ng kahoy sa gubat para ibenta sa Karatig Bayan. Ngunit ngayon ay wala silang naibebenta dahil sa nangyari sa nag-iisa nilang anak na lalaki. Nagtungo sila Ama sa nasabing bahay ng matanda. Isang hindi kalakihang kubo ang kanilang nakita na papalibutan ng mga maraming halaman, lalo na ang badyang. Ito ang uri ng halamang kahawig ng gabi
Ngunit hindi hamak na mas malapad ang dahon nito. Ang halamang badyang ay Makati at sa panoong 90 noon sa Mindanao, ginagamit ito ng mga Ilocanong pambalot sa mga dumi ng tao kapag ito'y walang galang na kung saan saan lamang nagdudumi. Umuusok ang kusina ng munting tahanan na yon, senyales na may mga tao sa loob. Nagpatiuna si Tata Ramon at kumatok sa pinto ng nasabing tahanan. Ilang minuto pang lumipas bago may sumilip sa pinto na isang matandang lalaki. Tinanong niya si Tata Ramon kung ano ang kanilang sadya. Hindi pa man nakapagsasalita si Tata Ramon ay sumabad na si Ama na sila umano ang makakatulong sa problema ng matanda laban sa kanyang anak na sinasapian ng masamang nilalang. Nanlaki ang mga mata ng matanda at bahagya pang napatingin sa loob ng kanilang bahay. Maya-maya lamang ilumabas ito't isinarado ang pinto ng kanilang tahanan. Mababaka sa mukha ng matanda ang pagod at puyat, tila hindi na ito natutulog ng ilang araw dahil halos matamlay na ang katawan nito. Bahagya pa siyang natapilok at agad na napahawak kay Ama. Mahigpit niyang hinawakan ng mga kamay ni Ama dahilan para mapatingin siya sa kamay nilang magkahawak. Nakita pa nilang nanggigilid ang luha ng matanda. Naawa sila Ama sa sitwasyon nito. Maya lamang ay nagkatinginan sila Ama ng sabihin ng matanda. Ikaw ba si Prido, ang manlalakbay na manggagamot na sinasabi ng dalawang engkantong babae at lalaki na paparito sa bayan para iligtas ang aming anak? Napatingin si Ama kina Tata Ramon at Indo. Sa wari niya'y sinasilabak at mantari ang tinutukoy nito. Ayon sa matanda, madalas pumarito at nagpapakita sa kanilang dalawang tao na may kakaibang kasuotan. Ngunit nalaman nilang ang mga ito hindi mga ordinaryong tao o engkanto. Ani ng matanda, tila mga maharlikang nilalang ang dalawang yon sapagkat nag-iilaw ang kanilang mga katawan. Lagi umanong ginagabay ng dalawang kanyang anak habang hindi pa dumadating ang mga sugo ng kalikasan na siyang makakatalo sa sangkabagi. Napaisip si Ama kaya siguro hindi nagpakita sa kanyang mga mensahero sapagkat narito lamang sila sa bayang ito at sila Tata Ramon na lamang ang pinadala ng kanilang mga mensahero at mensahera. Hindi maaaring maghiwalay na magkalayo sina Silabak at Mintari sapagkat sila'y iisa sa katawang walang tunay na kasarian. Ani Tata Ramon, mamayang gabi sisimulan na nila ang pakikipagdigma doon sa nilalang na yon. Sinabi din ni Tata Ramon na sila'y pupwesto sa timog na bahagi na hindi dinadaanan ng sangkabaging salakap sapagat sumasabi ito sa hangin nagmumula sa ilagang silangan. Iyon lamang ang direksyon ng kanyang dinadaanan. Ang hangin ang tila kumpas ng sangkabagi. Sumapit na ang gabi. Handa na sila Ama sa gagawing pakikipagdigma. Inihanda na ni Ama ang kanyang panyong pula at kinuha ang kanyang bato saka tinapat sa kanyang ulo. Binili ng panitata Ramon si Ama na huwag titingin sa mga mata ng sangkabagi kahit na anong mangyari. Napatango na lamang si Ama, ngunit bago ang lahat, siya ay nanalangin muna sa Panginoon na naway gabayan siya sa pakikipaglaban sa masasamang nilalang. Para kay Ama, higit una sa lahat ang Panginoon dahil ang kapangyarihan nito'y mas malakas sa kahit sino mang nilalang. Kapag malakas ang iyong tiwala, pananampalataya at paniniwala sa Diyos, kahit anong laban na kaharapin mo ay asahan mong lalaban siyang kasama mo dahil ang Panginoon ay hindi bingi at bulag sa bawat panalangin mo. Itaas mo lamang lahat sa Kanya at walang pag-aalinlangang aabutin niya ang mga kamay mo para gumaan ang bigat ng bawat laban na tahamon mo sa buhay. Matapos manalangin, ay tinapat ni Ama ang bato sa kanyang noo. Nagsimula na rin mag-usal ng orasyon si Tata Ramon at Indo. Habang inaalalaya nilang huwag matumba si Ama, ang laban ay pagitan sa kaluluwa at sangkabagi. Alam ni Ama na mas malakas ang sangkabagi, ngunit alam niyang hindi siya pababayaan ng Panginoon na matalo sa labang ito. Bago pa nagsimula ang laban ay binili na ni Tata Ramon ang mag-asawa na bihisan ng kanilang anak na lalaki. At pagkalabas nito ipahiga nila ang damit na hinubad ng kanilang anak sa kalagyan ng asin ng paligid nito. Ito umano'y panlaban-laban sa mga masasamang elemento na magbabalak na pasukin ang katawan ng lalaki sa oras na mahiwalay ito sa kanyang katawan.
Binigyan ni Tata Indo ang matanda ng insenso na ibinigin ng mga kapatid nating Ilocano bago sila umalis pagkatapos iligtas ang kanilang binukot. Ang insenso ay makakatulong upang itaboy ang mga masasamang elemento. Ani Tata Ramon, pagkatapos gawin ang pinapagawa ay huwag na huwag silang lalabas ng bahay. Kahit anong mangyari at marinig nila ay huwag silang lalabas dahil hindi lahat ng kanilang maririnig ay totoo. Ang iba'y masasamang elemento na nais silang linlangin. Kung nais umano nilang mabawi ang anak, sundin nila ang bilin ni Tata Ramon. Dahil kung hindi, ay mas ikapapahamak ng kanilang anak at maging sila. Umihip na ang malamig na hangin mula sa ilangang silangan, senyales na naririto na ang sangkabagi. Pumikit na si Ama at nag-usal na rin ang kanyang panalangin. Ilang minuto lamang lumipas ay nakikita na ni Ama ang kanyang sarili at sila Tata Ramon at Indo na nakaupot nag-uusal na ng orasyon. Naglakad si Ama at sinunda ng hangin kung saan patungo. Bago pa man siya makalayo ay nakita na niya ang kanyang mga mensahero na nag-uusal ng dasal. Prido, sugo ng kalikasan, pagtibayin mo ang iyong loob at pagkatiwalaan ang iyong kakayahan. Huwag kang maglalabas ng kahit anong emosyon dahil iyan ang kalakasan ng sangkabagit magiging kahinaan mo. Animantari kay Ama habang sa silabak ay taimtim na nag-uusal ng orasyon. Bago pa man ihakbang ni Ama ang kanyang paa ay nakita na niya ang sangkabagi na tila minamanipula ang kawawang binata. Makikita mo sa mukha ng binata na pagod na ito at halos wala ng buhay ang kanyang mga mata. Ang kanyang balat ay halos kulay berde na at may kulukulugo na ang kanyang mga mukha at kanyang mga kamay. Ang paa niya ay puno na rin ng sugat dahil sa paglalakad, gabi-gabi na walang tsinelas. Prido, hanapin si Prido. Paslangin si Prido. Ani ng binata sa boses na napakalamyos. Para itong patay na buhay na naglalakad at nagsasalita. Nilabas ni Ama ang lubid ng mga taga-ibang mundo. Ayon kay Ate Bing, kung titingnan mo ang lubid ay nagliliwanag ito. Ang lubid ay hindi nakikita ng huwad ng mga mata. Tanging ang mga matang may biyaya lamang na makakita ng hindi natin mga kauri ang makakakita sa lubid. Hinanda ni Ama ang lubid para itali sa bangka ng sangkabagi. Ngunit nagulat si Ama sapagkat bigla na lamang nagtayuan ang mga nilalang sa bangka na kay papangit ng mga muka. Ang mga balat ng mga ito'y tila naaagnas at tila halos butot balat na lamang sila. Sa tuwing iinga sila'y kulay berde na ang lumalabas sa kanilang mga bibig. Ang mga bibig nila'y laging nakabuka habang mabibilang mo na lamang ang mga ngipin nila. Hindi rin pantay ang kanilang mga mata. May mata silang malaki ang isa habang ang isa'y maliit. Ang iba na halos nakaluwa na ang mga mata at ang kanilang likod ay mga kubana. Bumilis ang takbo ng bangka ng sangkabagi dahil sa mga nakakatakot na nilalang na nagsasagwan. Tila ba naglalayag sila sa karagatan? Napatakbo si Ama pupunta sa kandurang bahagi at inikot-ikot niya ang kanyang lubid at matagumpay niyang naikabit sa dulo ng bangka. Walang kamali-mali ang sangkabagi na natalian na ni Ama ang kanyang bangka. Saka mabilis itong itinali sa puno ng napakahigpit. Biglang nahinto ang bangkat lumangit-ngit. Napasigaw ang sangkabagi at ang mga nilalang na nagsasagwan. Ang tunog ng kanilang mga sigaw ay parang mga kabayong pinaghalong pusa. Napatakip si Ama sa kanyang tainga sapagkat nakakangilo ang boses ng mga ito na akala mo'y masisira ang pandinig mo sa sobrang tinis. Dali-daling nag-orasyon si Ama at ikinumpas ang kanyang kamay. Lumibad ang lubid ng mga hindi natin kauri papunta sa binata ngunit nasangga ng bangkaw ng sangkabagi ang lubid. Para itong bakal na tumutunog at umiilaw sa bilis ng pagkakahampas, hinanap niyang pinanggalingan ng lubid. Ngunit maagap na naitago ito ni Ama, napansin niyang isang direksyon lamang ang tingin ng sangkabagi at hindi ito lumilingon sa paligid. Naisip ni Ama na sa hangin lamang sumasabay ang sangkabagi at wala itong lahing salakap. Marahil ay nakapagtulungan lamang ito sa salakap na makita siya. Kapalit niyon ay ang binatang biktima nila. Ngunit nangako si Ama na hindi magtatagumpay ang sangkabagi sa kanyang mga plano. Hindi nila makukuha ang binata o makapambibiktima pa ng ibang tao.
Biglang lumamig ang hangin, kakaibang lamig na tila ba nanonood sa balat ng kaybuturan mo. Lamig na sagad hanggang sa buto mo. Ang pangit sa pakiramdam ng mga lamig na hindi mo gugusto yung maramdaman sa buhay mo. Napansin ni Ama na tila nagbabago ang paligid. Para bang nakita niya na ito noon, pero hindi niya lamang alam kung saan. Pamilyar sa kanyang lugar pero hindi niya matandaan kung saan niya ito nakita. Ama, pagod na kami. Sumuko ka na. Nagulat si Ama dahil boses iyon ni Ate Mina. Saka lamang niya napansin na nasa bahay na pala siya. Nakita niya si ina na nakatali, maging ang aking mga kapatid. Makikita mo sa mga mukha ng mga ito na pagod na sila. Nakita niya ang sangkabagi na nakahawak sa leeg ni Ama na anumang oras ay babaliin niya ito. Lalabas sana si Ama para sakluluan niya sila nang may humawak sa kanyang balikat. Paglingon niya isang matandang lalaki na hindi niya kilala kung sino. Nakangiti ito sa kanya. Napakaganda ng ngiti ng taong yon na nagdudulot ng katiwasayan sa bawat nahihirapang kalooban. Kakaibanggaan na dulot ng mga ngiti niyon, kapanatagan sa pusong naguguluhan at tila naghahanap ng kalinga at pag-aruga. Prido, bakit tila napanghihinaan ka? Bakit tila nawawalan ka ng tiwala na makakaya mo ang iyong laban? Hindi ka nag-iisa, Prido. Dahil kasama mo ako. Huwag papalin lang sa nakikita ng mata. Hindi lahat ng nakikita mo'y totoo. May nagtakip sa mata ni Ama na kanyang ipinagtataka. Bigla kasing dumilim ang paligid. Parang may piring na panyong itim na itinakip sa kanyang mga mata. Kinabahan si Ama kalaunan ay nawala rin. Mas tinalasan pa niya ang kanyang pakiramdam. Kailangan niyang tapangan ng sarili at iniisip niyang maliit lamang na nilalang ang kalaban kumpara sa kapangyarihan ng Diyos. Muling ikinumpas ni Ama ang kamay at sinabayan ng lamig ng hangin. Nang bitawan niya ang lubid, ay naitali ito sa binata. Kahit may piring ang kanyang mga mata, alam ni Ama na naitali niya ito. Napaluhod ang binata dahilan para marinig ni Ama ang pagsudsud ng bangka sa lupa. Napasigaw ang mga nilalang na lula ng bangka ng sangkabagi, maging ang sangkabagi ay napasigaw na rin. Hinigpitan ni Ama ang pagtatali sa lubid. Narinig pa niyang sinisigaw ng sangkabagi ang pangalan niya. Sa paraan ng pagsasalita ng sangkabagi, alam ni Ama kung saan ang kanyang direksyon. Tinanong siya ni Ama kung ano ang kanyang pakay sa salitang sila lamang ang nagkakaunawaan. Narinig pa niyang tumatawa ang sangkabagi sa nakakatakot nitong tawa. Parang lumang pinto na kinakalawang ang bisagra, ang tunog ng kanyang tawa. Hindi maganda sa pandinig at mas lalong pangit pakinggan. Muling hinila ni Ama ang kanyang bangka. Bawal sumahit sa lupa ang bangka nila at nawawalan siya ng kapangyarihan at hindi muling makakapaglayag sa himpapawid. Patuloy sa pagtawa ang sangkabagi at ayon kay Ama, kung hindi pa siya titigil kakatawa at hindi nito sasabihin kung ano ang kanyang pakay, ay isasayad niya talaga sa lupa ang bangka nito. Naririnig ni Ama na tila mga iyak ng kaluluwa sa ilalim ng lupa. Ayon kay Ama, marahil ito ang kanilang mga naging biktima, mga taong hindi nabigyan ng pagkakataong makapunta sa langit dahil ninako ng mga nilalang na ito ang kanilang mga kaluluwa at dinala sa ibang mundo. Muling hinila ni Ama ang bangka dahilan para tawagin siya ng sangkabagi. Muling tinanong ni Ama kung ano ang kanyang pakay sa binata. Kahit paalam na ni Ama ang totoo, ani ng sangkabagi, ito ang paraan para makita siya dahil kapag may sinaktan silang mga tao ay alam nilang magpapadala ng utos ang kalikasan na ipadala si Prido sa lugar kung saan may nilalang na sinasaktan ang mga hindi nila kauri. Kaya ginamit niya ang binata para lumantad si Ama. Muling tinanong ni Ama kung ano ba ang sadya ng sangkabagi sa kanya. Ani ng sangkabagi, nais niyang paslangin ng mga kauri nila para mapawalang bisa ang selyo ng kasunduan at mapalaya silang lahat. Kaya naman nakipagkasundo sila sa mga salakap para hindi sila makita ng mga may katungkulan sa maharlikang mundo na siya isang kabagi. Ang maharlikang mundo ay ang pinakamalaking bansa ng mga maharlikang engkanto na siyang nagpapataw ng pasya at hatol sa mga engkantong nagkakasala. At ang bayan na ito ay ang biringan kung tawagin ngayon. Ito ang pinakamayamang bansa sa mundo ng mga engkanto.
sila ang nag-iingat ng mga bagay na nilagyan ng selyo ng mga sugo ng kalikasan dahil sa ginawa ng mga masasamang engkanto. Isa rin sila sa mga nagbababa ng utos kapag may misyon ay pinapadala sa mga sugo ng kalikasan tulad nila ama, ang manlalakbay na manggagamot. Sinabi ni ama sa sangkabagi na pakawala ng binata ngunit parang mga tigreng galit ang mga salakap ng marinig iyon. Nakita ni ama ang kanilang bangka sa kabila ng nakapiring siya. Inilabas niya ang kanyang uway na may orasyon mula sa mga engkantong nagkaloob ng bato sa kanya. Nakita niyang papalapit sa kanyang sangkabagi sa pamamagitan ng hangin na nagmumula sa ilagang silangan. Bago pa man makalapit sa kanyang sangkabagi, ay hinampas na niya ang uway na kanyang hawak-hawak. Naghihiyaw ang sangkabagi sa sakit. Inihampas niyang muli ang uway sa katawan ng sangkabagi dahilan para maghihiyaw ito. Nakita ni ama na tumulong na susugod ang mga salakap. Ngunit, bago pa man umabot kay ama ang mga ito, ay naitali na nina Salabak at Mintari ang mga ito. Nag-orasyon si ama ng salitang sila lamang ang nakakaalam. Sinabi ni ama, sa orasyon na ang sangkabagi ay bibigyang hatol na mabubura mula sa lupa hanggang sa mundo ng mga engkanto. Ngunit bago pa natuloy ang sasabihin ni ama, ay pinigilan na siya ng sangkabagi at tulad ng naon ay sinabi niya kay ama na huwag silang hatulan, kanyang pakakawalan ng binata at lilisanin. Basta palayain siya, maging sa kasunduan nila ng mga salakap. Nangako ang sangkabagi na hindi na niya gagambalain ng mga tao, lalo na ang binata. Lilisanin nila ang katawan nito basta gumawa sila ng kasunduang magpapalaya laban sa hatol ng mga manlalakbay. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na nagpadala si ama. Sa halip, nahatulan niya ng pagkabura sa mundo ng mga nilalang na ito at hinatulan na lamang niyang hindi na makakapaglayag ang kahit na anong bangka sa himpapawid, mapasalakap man o mapasangkabagi. Matapos ang laban ni ama sa mga nilalang na iyon, ay ibinigay niya kay Silabak at Bintari ang kristal na bato, naglalaman ng kasunduan at naglalaman ng sangkabagit sa lakap. Ikinulong sila sa kristal na bato at sila ipapadala sa maharlikang mundo para sila ang mag-iingat nito. Nagpasalamat si ama sa kanyang mga mensahero bago umalis ang dalawa ay nag-iwan pa sila ng salitang, "Prido, sugo ng kalikasan, hindi namin alam kung hanggang kailan ang ating laban. Ngunit salamat dahil pinagbigyan mo ang pagtawag ng kalikasan." Pagkuway naglaho silang parang bula, dala ang kristal para ipadala sa maharlikang bansa. Nanlumo si ama't napaupo sa lupa dahil sa pagod. Ngunit bago pa siya muntika ng makatulog, ay tila hinila siya ng kung anong enerhiya. Nagising si ama na napapalibutan siya ng mga tao, saka lamang niya nakilala na sina Tata Ramon at Indo, kasama ang pamilya ng binata na kapaligid sa kanya. Anila, isang araw nang tulog si ama at inintay na lamang nilang magising siya. Nagpasalamat ang binata sa pagkakaligtas ni ama at sinabi ni ama sa kanya na ang Diyos ang nagligtas sa kanya at hindi siya. Nagpaalam sila ama sa pamilya ng binata at sinabing huwag na mag-alala at hindi na siya gagambalain pa ng sangkabagi. At para makasiguro, ay iniwanan nila ang buong mag-anak ng Habak na siyang magpuprotekta sa kanila. Muling nagpapasalamat ang magpamilya at pinabaunan sila ama ng kamote at gulay. Muling umuwi sila ama at sinabi ni Tata Ramon na hindi niya alam kung hanggang kailan magkakasama silang maglalakbay. Depende sa utos ng kalikasan o baka ipadala sila at ipatawag sa iba't ibang lugar. Umuwi muna sa Iloilo para dalawin ang mga magulang bago umuwi ng Kulin kung saan naroroon sila ina. Dadaan din siya sa mga pinsan niya sa Dalid at babahagian niya ng gulay dahil napakarami ng ipinabaon sa kanya. Masaya sila Ate Mina at muli na naman nilang makakasama si ama. Nagluto si ina ng gulay dahil napakasaryuba ng mga ito. Ani ama, dinaanan din niya ang mga kapatid at magulang ni ina sa Alimodyan para bigyan ng prutas at gulay na ikinatuwa naman ni ina. Marahil sa kwentong ito magtatapos dahil kung aking ikukwento ang lahat ng naging buhay at paglalakbay ni ama ay mauubos lahat ng ideya ko sa sobrang dami. Ngunit hanggang kaya ko at hanggang maraming gustong makinig
sisikapin kong ikuwento ito. Hindi madali ang maging anak ng manggagamot. Maraming panguhusga at panlalait. Minsan, napagkakamalan pa kaming asawang o mangkukulam. Ngunit ang laging bili ni ama sa aming magkakapatid. Hayaan niyo ang sinasabi ng ibang tao. Dahil Diyos ang bahalang gumanti at magpala sa inyo. Panatilihin niyo ang pagiging mabuting tao, mabuting puso, at may takot sa itaas. At hayaan niyo ang Diyos na ang humusga sa inyo. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa inyo.